ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga armas ng Pilipinas na galing sa United States. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. United States of America ang isa sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Higit pang pinatatag ang bilateral friendship ng dalawang bansa, lalo na sa aspeto ng economic, defense, cultural and investment cooperation dahil matagal ng kaalyado ng Pilipinas ang Amerika. Kung kaya't pati ang malalakas na armas nila ay binibigyan ng mga Pilipino ng pribilehiyo na bumili sa kanila. Sila din minsan ay nagdo-donate sa ating bansa ng mga kagamitang pandigma. Hindi lamang dyan, sapagkat nagpapadala din sila ng kanilang mga sundalo upang tulungan ang lakas militar ng Pilipinas. Estados Unidos ang pinakakinatatakutang kalabanin na bansa sa buong mundo ngayong 2024. Dahil sa taglay nitong dominant military, economic strength at cultural influence. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga armas ng Pilipinas na galing sa United States. Number 5, BRP Andres Bonifacio PS-17. Ito ang pangatlo sa barko ng Gregorio Del Pilar class offshore patrol vessels ng Philippine Navy. Ito rin ang pangalawang barko ng Pilipinas kung kaya't ipinangalan ito kay Andres Bonifacio. Nanggaling ang barko na ito sa United States na dumating sa Pilipinas noong July 21, 2016. Ang displacement nito ay 3,250 tons at ang haba nito ay umaabot ng 115.2 meters. Ang BRP Andres Bonifacio ay isang barkong pandigma ng kagawaran ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ito ay isang frigate na unang ipinakilala noong October 2018 bilang dagdag na bagong kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang BRP Andres Bonifacio ay bahagi ng Jose Rizal class frigate ng Philippine Navy at ito ay pangalawa sa kanyang klase. Ito ay isang state-of-the-art na barko na may mga modernong sistema ng armas, sensor at komunikasyon. Ang layunin nito ay palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang teritoryo at protektahan ang kanyang mga pang-ekonomiyang interes sa dagat. Ipinangalan nito kay Andres Bonifacio, isang kilalang bayani ng Pilipinas na isa sa mga pangunahing lider ng himagsikang Pilipino laban sa Espanyol. Number 4, C-208B Aircraft. Ang Philippine Air Force ay nakatanggap ng C-208B Caravan IS na sasakyang panghimpapawid noong September 19, 2018 sa Clark Air Base. Ito ay sasakyang panghimpapawid na ibinigay ng United States bilang tulong militar sa ating bansa. Ito ang magiging third na C-208B Grand Caravan o IRS. Sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force at patakbuhin ng 303rd Air Intelligence and Security Wing. Ang Cessna 208 Caravan ay isang utility aircraft na ginawa ng Cessna. Ang proyekto ay sinimulan noong November 20, 1981. At ang prototype ay unang lumipad noong December 9, 1982. Ang modelo ng produksyon na certified ng FAA noong October 1984 at ang Cargo Master Fighter ay variant nito ay binuo para sa FedEx. Ang Cessna ay kilala rin sa kanyang simple ngunit matibay na disenyo, mababang operating costs at kakayahang mag-operate maging sa mga remote na lugar na hindi kaya ang ibang aircraft. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na aircraft sa kanyang klase, pang-utility at ginagamit sa buong mundo para sa iba't ibang layunin. Number 3, M113A2. Ito ang pangatlo na pinakamalakas na armas ng Pilipinas ngayong 2024. Isa itong Armored Personnel Carrier or APC.
mayroon itong 127mm machine gun on a remote control weapon station. Makikita ito sa Bacolod City. Nanggaling ito sa United States upang palakasin ng military alliance with the Southeast Asian country. Ang bilang ng dumating ng ganitong unit sa Pilipinas ay umabot na ng 114. Ang 77 nito ay binigay sa Armed Forces of the Philippines or AFP noong September 9, 2015. Nagbayad ang Pilipinas ng $1.4 million para sa transport cost nito. Mahigit na 80,000 M113 vehicles sa ngayon ang ginagamit at 44 na bansa sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng hanggang 12 soldiers at a driver. Pinoprotektahan nito ang lahat ng tao na sakay nito upang makarating sa kanilang destinasyon sapagkat ito ay mobile armored vehicle. Ang iba pang gamit dito ay ang pag-conduct ng amphibious operation, extended cross-country target and travel sa malulubak na kalsada at kayang mag-perform na mababilis na operasyon. Number 2, Cadillac Gauge Commando. Ang Cadillac Gauge Commando ay kinilala rin bilang V-100 or V-150 Commando ay isang sasakyang pangmilitar na ginawa ng Cadillac Gauge, isang dating kumpanya ng depensa sa kasalukuyang bahagi ng Textron Marine and Land Systems. Ito ay isang Armored Personnel Carrier or APC na orihinal na disenyo para sa paggamit ng US military at iba pang mga puwersa ng seguridad. Ang Commando ay unang ipinakilala noong dekada 1960 at naging popular sa iba't ibang mga bansa bilang isang multi-purpose armored vehicle. Mayroong iba't ibang mga version ang Commando na naibenta sa iba't ibang mga kliyente at ito ay naging kilala para sa kanyang matibay na disenyo, kakayahan sa pagharap ng mga kondisyong panlabanan at kakayahang mag-operate sa iba't ibang mga teritoryo. Ang Commando ay ginagamit para sa iba't ibang mga gawain tulad ng troop transport, law enforcement, counter-insurgency operation at iba pang mga militar at military at civilian na aplikasyon. Ito ay may kakayahang magdala ng isang bilang ng mga tauhan at mga armas at may kakayahang mag-operate sa iba't ibang mga kondisyon ng lupa at klima. At ang nangunguna sa ating listahan, number 1, C-130 Hercules. Ang C-130 Hercules ang isa sa armas ng Pilipinas na galing sa United States. Tinatawag din itong Lockheed C-130 Hercules. Ito ay isang 4-engine turboprop military transport aircraft. Ito rin ang comprehensive update na mayroong bagong engine, flight deck at iba pang system. Ang pangunahing tungkulin nito ay maging isang military transport at aerial refueling aircraft. Ang origin ng ganitong uri ng armas ay sa United States at ang manufacturer nito ay ang Lockheed Martin. Ang unang paglipad nito sa kalangitan ay noong April 5, 1996 at hanggang ngayon ay in-service pa din ang ganitong klase ng aircraft. Ang primary users nito ay ang United States Air Force, United States Marine Corps at ang Royal Air Force. Ang kabuuang bilang ng ganitong klaseng armas ay umabot na ng 500 as of March 2020. Mayroon din itong haba na umaabot ng 29.79 meters or 97 feet at bigat na 34,274 kilograms. May kakayahan din itong magsakay hanggang 92 passengers, 64 airborne troops, 6 pallets at 74-liter patient with 5 medical personnel at ito ay may maximum speed na 670 kilometers per hour. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa mga armas ng Pilipinas na galing sa United States. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.